Sa kabila ng pagkatalo ni Carlo Paalam sa Olympic Boxing Qualifier sa Italia, magkakaroon ba rin siya ng isa pang pagkakataon para makapasok sa 2024 Paris Olympics? Yan ang ulat ni Rafael Bandairel. On the edge of range. Sa kasamaang palad, hindi nakakuha ng kwalifikasyon si Pinoy boxer Carlo Paalam sa nagdaang Olympic Boxing Qualifying Tournament sa Busto, Arcisio, Italia. Yan ay dahil nagtamo ng injury si Paalam sa kanyang balikat dahil sa isang illegal na taktika na ginawa ng kanyang kalaban na si Andre Bonilla ng Mexico. Sa kabila nito, hindi pa naman huli ang lahat para sa tubong bukid nun. Kabilang si Paalam sa mga lalahok sa huling qualifying tournament na idaraos sa Bangkok, Thailand. Dalawang panalo na lamang ang kailangan ni Paalam upang umabot sa kwota at makapasok sa Olimpiada. Kaya naman, positibo si Association of Boxing Alliances in the Philippines Secretary General Marcus Jarwin Manalo na mataas ang tsansa ni Paalam na muling makatungtong sa pandaigdigang entablado. So fortunately, we had him checked right away pagka-uwi dito. Fortunately, it's just an AC joint injury. Parang kumbaga sa paa, tapilok lang. So it's like a sprain. So namaga lang. But wala namang tear, walang fracture. So he should be good to go sa next qualifying tournament. Ipinaliwanag naman ni ABAP Executive Assistant to the President Karina Pixon kung bakit hindi nakatanggap ng disqualification ang kalaban ni Paalam. The referee could have called a disqualification. Yes, yun ma'am. Talaga dapat talaga doon. Kaya lang kasi, ang ano nila, parang dapat daw hindi na muna tumayo si Carlo. Parang yun ang ina-explain sa akin nung head ng observer. Pero sabi namin, hindi rin eh. Kasi parang ang feeling ko doon, natakot yung boxer eh. Baka mamaya, ma-RSCI siya. Eh kung ma-RSCI siya, talo si Carlo doon. Mm-hmm. Sa 9 ng Abril, tutungo ang Philippine Boxing Team sa US Olympic Training Center sa Estados Unidos upang paghandaan ng torneo sa Thailand. Mula April 15 to 20, lalahok ang mga pambato ng bansa sa 2024 International Invitational sa Pueblo, Colorado bilang tune-up sa qualifiers. Everyone's going to be desperate kasi last ano na to eh, di ba? Last chance mo na to qualify eh. So everyone's gonna be there for sure. Lahat ng mga hindi pa nagka-qualify. But at the same time, syempre, the fact remains na may nag-qualify na nung Asian Games, may nag-qualify na sa first world qualifying tournament. So you can assume na the top boxers in their weight class nag-qualify na. Although hindi lahat, kasi meron pa rin mga through bad decisions or unfortunate incidents like kay Carlo, di ba? So you still expect na top level competition pa rin sa Bangkok. Hahataw ang aksyon sa huling Olympic qualifying tournament sa Bangkok mula May 23 hanggang June 3. Rafael Bandairel para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.